pasok habang ako ay nagsasampay ng damit. MCGI lang po ang topic. Hindi pwedeng iba. Pagbabasag ng lie. Sumunod sa hulihan ni Satanas. Di nga ako naniniwala kay Satanas. Sinasabi mo dyan. Patunayan mo si Satanas ay totoo. Give me empirical evidence na totoo si Satanas. Pag wala, umuwi ka na lang. Paki-invite si Totoy Bibo. Ay, ako na. Send ako sa kanya. Tsaka si Kuya Adel. MCGI topics only. Kung gusto niyo akong tanungin, unlimited questions. Gusto niyo malaman tungkol sa Area 52. Tanungin niyo na po ako, unlimited questions. Huwag yung sasabihan niyo ako na sumunod na sa hulihan ni Satanas. Eh, hindi pala totoo yung Satanas. Tapos ang pangalan mo ay tagabasag ng lie. So that's kalokohan. Tagabasag ng lie pero niniwala ka kay Satanas. Ito ang nangyayari sa mga taong masama ang pag-iisip, mga nagnasang magka-position. I don't care. Kahit wala akong position. Hindi nga ako nagnasang magka-position eh. Tapos ginudge mo na ako na masama ang isip. Kala ko ba tagabasag ka ng lie? Eh mali nga yung binibintang mo sa akin. Diba? O wala naman talagang Satanas eh. Sige, umakyat ka dito. Patunayan mo sa akin na may Satanas. Na nag-exist yung Satanas. Hindi mo babasahin sa Biblia dahil story lang yan. Pag wala kang napakita, di ibahin mo na yung pangalan mo. Lagay mo na lang, I am the lie, ganon. Hindi tagabasag ng lie. Kasi, you're living in a lie. Wala namang Satanas eh. May Satanas ba? Ano ba itsura ng Satanas na sinasabi mo? Nakapula? May buntot? May sungay? Ano ba? O baka naka-Amerikana, nagsasalita sa pulpito. Baka yon pwede pa. Diba ganun yung Satanas, nandadaya? Kala mo maamon tupa? Tama ba? Alam nga namang nakakatakot itsura ni Satanas. Siyempre itsura nun, gwapo. Mabango, maputi. Naka-Amerikana. Tumutulong sa gawain. Namimigay ng kung ano-ano. Yun ang posible. Hindi ko sinasabing Satanas siya, pero posible, di ba? Para makapandaya siya. Paano makapandaya yung pangit at mukhang demonyo? Hindi siya makapandaya nun. Tama ba? Alam niyo naman yun eh. Nakasulat yun sa Biblia eh. Brox, pa-shoutout po. TikTokerists. Hello po. Good afternoon. Tagabasag ka ng lie pero naniniwala ka kay Satanas. So, paano yun? Hindi mo nga mapapatunayan totoo yun. Sige. Patunayan mong may Satanas. Has anyone seen Satan? Wala. Kasi idea lang yun eh. Kwento lang yun eh. Panakot sa mga bata. Children's book. It's in you. Sige, patunayan mong na sa akin. Pag wala kang napatunayan, pumasok na kayo sa sako ni tagabasag ng lie. Sumama ka na rin sa kanya.
Tagabasag ng lie pero naniniwala sa lie. Ano ba yan? Kabagyan. Kapatid mo ba si ano? Si Tagabasag? Nakapunta ka na ba sa Area 52? Yung dinesign na nightclub at maraming ano, strobe lights at madilim at ang sounds eh ano, tugs. Ipagtanong mo sa mga sacerdote. At nandun sila actually, kumakanta pa siya ng O Jesus. Si Bess kumakanta rin. At nag-concert pa siya doon ng ano yung concert niya? Sinatra. Hanapin po ninyo ang Sinatra concert kung saan po ginanap yun. Nakakatakot pala si Bess Ellie. Actually, marami siyang personalities. Meron siyang mabait sa kakilala niya. Merong intimidating. Merong mapagbiro. Merong mapagmura. At merong masyadong all-knowing. Kala niya eh, siya yung kinakausap ng Diyos. Binubulungan daw siya. Sabi niya, merong bumulong sa akin na hindi pala yun ang kahulugan ng luhod natin. Matagal na panahon pala. Mali tayo. 30 plus years tayong mali. Ngayon naunawa na natin, tayo pala ay dapat ang luhod natin ay nakatira pa. Parang si Donald Deason, nakatira pa. Yung tinalo niya daw sa debate. Eh, yun din pala. Yung gagawin niya ng luhod. Hello. Hello. Proud MCGT ka ba, Broccoli? Ay, oo. Proud po. Ang, apo, bakit po? MCGT ka po ba? Hindi. Ay, hindi. Kasi may bago na kaming MCGI. Yun po ay Members Chapsuy Gulay Intergalactic. Ikaw yung ano, ikaw yung broccoli doon. Opo, ako yung gulay doon na broccoli. Grabe. Patalaga bang patay yan si ano, si Bad Ellie? Opo eh. Patay na daw eh, pero tinago ang dahilan. Duda ka ba? Ay, hindi. Wala na po talaga. Pero, ang tanong kasi, bakit tinago? Diba? Baka naman hindi patay. Wala na, hindi na namataan eh. Baka nasa Brazil. Eh, may ganong conspiracy theory. Pero kalaban daw yung mga nag-isip nun. Ako po hindi naman ako kalaban. Nagsasabi lang akong totoo. Hindi, di kalaban ka nga. Kasi nagsasabi ka ng totoo. Sila nagsasabi sila ng kasinungalingan eh. Opo, parang ganun na nga. Nakakatuwa mga MCGI eh, no? Ayaw pa rin nilang magising. Ay, hindi po yun napipilit, Brad. Ako, 23 years ako eh, bago nagising. Alam mo ba, bro, dito sa, ano, sa Rodriguez Rizal. Dito ako sa Rodriguez Rizal eh. Yung ano nila rito, yung... Bakit ang yung mass indoctrination ang haba? Parang maghapon. Ay, alam ko mga 2 to 3 hours lang po yun eh, per session. Ah, ganun. Tsaka ano, hindi sila... Umuupa lang talaga sila, no? Opo, opo. Laging umuupa na sa second floor. Kasi mas mura. Second floor. Ayaw nila yung baba. Mas mahal po eh. May parking eh. May park.
Hindi, kasi dito nakakaawa lang din yung ano nila rito, yung dako ng pagsamba nila. Ano, mapicturean ko nga sa susunod, tas maipadala ko sa iyo. Apo, sige po. Bakit po kawawa? Mukhang dugyot? Ano, parang alam mo yung bahay na hindi natapos ang construction? Ah, apo. Nako. Kanila kaya yan o nagre-renta? Minsan kasi sa kapatid. Balita ko bro, ay ano siya eh. Nirerentahan dito sa may likaw, likaw. Ah, grabe no. Hindi pa maayos, nagrerenta pa. Dapat sana kung nagrerenta, maganda na, 'di ba? Bakit hindi pa rin maayos? Sige kasi, bro, picturean ko tapos padala ko sa iyo. Opo, opo. Marami pong lokal ganun, dugyot. Tsaka yung ano, yung MCGI cares nila. Grabe yung ano. Nag-aroon sila rito ng poste. Project nila poste na solar eh. Poste na solar. Na yung ano, yung pag dumadaan iilaw. Pero pag walang dumadaan, patay. Apo. Ang haba-haba nung daan, pero ang itinayo nilang poste, tatlo lang. Tapos puro video, binidyohan. Sino off? Ano, ang ginawa nila dito, nag-video-video sila, pinintong nila yung mga sasakyan, tapos nag-video-video sila. Nagsasalita babae, ang sabi ng babae, ay pasimula pa lang po ito. Pero mga ano lang sila, 15 na tao. 15. Okay na yun, tatlo. Kung dadagdagan nila, mas maganda, di ba? Nakakatulong sila sa ano, gobyerno. Pero ginagawa kasing showtime. Bibidyoan, gagawa ng background music para makahikayat sila ng membro. Ganun ang style. Ano na religion mo ngayon, bro? Ay, wala po. Agnostic po ako. Oo, ganun. Ibali. Sige, yung ano, yung picture, padala ko sa'yo, bro. Ay, dito pala si, ano eh, Brother Agni. Papo, send mo po sa, ano, Facebook. Good afternoon, Hawkeye. Magandang hapon, Broccoli. Opo, MCJ po ba kayo? Hindi, ano ako, INC ako, bro. Ah, INC. Alam mo ba, Brad Hawkeye, na inaaraw-araw namin kayo sa pasalamat. Pineplay yung mga Voice of Eranyo Manalo. Paulit-ulit yun. Hanggang sa makabuild na kami ng hate sa INC. Alam ko yun, bro. Pero kami naman, di naman. Actually, nakasamba na ako dyan eh sa MCGI. Ano pa noon? DVD. DVD pa siya. Sa somewhere in Pangasinan. Ininvite ako nung friend ko na MCGI din. Okay. Ano po masabi mo? Mga thrice, mga ganon, mga tatlong beses nagpa-unlock ako. Nung first time na nakinig ako, muntik na ako malaglag sa inupuan ko. Bakit po? Kasi mula umpisa ng ano ng pangangaral ni Bro Eli, puro pang-attack sa INC. Kaya yung kasama ko na MCGI, parang hiyang-hiya sa akin. Eh ako naman, say ko okay lang yan. Huwag ka mag-alala. No problem sa akin yan. Eh magkaibigan naman kami noon eh. Nakailan po kayong doktrina? Hindi ako nagpa-doktrina. Actually, ano lang, guess-guess lang. Kinig-kinig lang. Kasi sa INC naman, educated kami. Kaya alam namin yung mali at saka ano, yung mga palsong aral na itinuturo ni Bro Eli. Kaya kita ko yon. Yung mga ano niya ron, yung mga palso niyang mga turo.
Opo, iba po ang tingin sa mga INC pagka dumalo ka doon. Ang unang iniisip nila, tik-tik. Nag-o-observe ka lang at ire-report mo sa sentral, ganun po. Actually, yung mga ano, yung mga sa ano ko lang to ha, sa pagkaalam ko, yung mga nakukuha ng INC na sa ano, sa Tamandaan panel, yung mga tape ni Soriano, hindi galing sa INC yon. Galing yon mismo sa mga member ng MCGI. Sila ang nagbibigay nun sa amin. Opo, ganun nga po. Pero yung INC na doon magtitik-tik na sinasabi niya, wala, walang ganun. Mismo kasi may mga member na kasi kayo noon dyan sa MCGI na doubt na talaga kay Bro Eli. Doubt na talaga sila. At nakikipagkaibigan sila sa amin na mga INC. At hindi lang nila pinahalata na nag-ayaw na nila kay Eli Soriano, pero ang totoo, galit na sila. Naiinis na sila sa pamamaraan ni Soriano. Hindi lang nila pinahalata, pero sila yung nagbibigay ng leak about sa mga turo ni Soriano. Opo, kahit po ako, hindi ko na po hinihingi, dumarating na lang sa akin yung mga members nila, sila mismo. Pero bakit ano, Kuya Hawkeye, Kuya Broccoli, bakit galit na galit? Bakit ang itinuturo sa mga miyembro magalit sa INC? Bakit kaya? Kailangan po kasi may ikukumpara. Dapat merong demonyo para lumabas yung mabuti. Ganun. Bakit hindi na lang ibang religion, bet INC pa? Oo nga eh. Hindi ko po alam. Siguro dahil okay ang INC. Yun yung pwede niyang tira-tirahin. Ganun. Hindi, alam niya kasi ang INC ay... Ano naman talaga ang INC? Hindi gumagante. Kumbaga, ang INC kasi, ano lang, kumbaga, kung usigin mo, okay lang. Sabihan mo ng masama, okay lang. Tinan mo, Kuya Hawkeye, kasi ganong dalawang nasa kuma. Ayan, oh, ah, galit na galit. Oh, ibigin daw kaaway, tapos tawag iglesia di Manalo. Ugali talaga Soriano eh. Sa ganun kasi sa INC, marami sa amin na hindi nga kilala si Soriano eh, actually. Sa INC, tanungin mo, sino? Kilala mo ba si Bro Eli Soriano? Hindi nila kilala. O, kasi sa INC, hindi naman namin pinapansin yung mga, ano, yung mahalos lumabas na yung litid ni Soriano eh, kaka-atake sa INC, sa pamamahala. Hindi naman namin pinapansin yun, actually. Ang sumasagot doon, sinasagot yung sa ano namin, sa panel ng debate panel, natural. Talagang trabaho nilang sagutin yon ng mga ministro, especially yan sila Ka Michael, Ka Joe Ventilacion. Yan kasi ang tungkulin nila eh. Tungkulin talaga nilang ipagtanggol ang iglesia. Pero sa amin na mga ordinaryong mga miyembro, hindi namin ano, kikialaman yan. Actually, ako nga, marami akong kaibigan dito ng mga ADD. Minsan parang ano sila sa akin. Pero yung kaibigan kong ADD rito na matatagal ko ng kaibigan, okay naman kami. Opo. Pero parang extreme sila, no? Pag nagalit na yung MCGI, talagang maninigaw dahil daw humayaw ka ng malakas. Actually bro, hindi lahat. Hindi naman lahat bro. Kasi makakilala ko rito ang MCGI, hindi naman sila galit sa... Actually mga kaibigan, hindi naman sila galit sa akin, hindi naman sila galit sa INC. Siguro hindi lang nila na-absorb yung matinding ni Soriano sa INC. Hindi lang siguro nila kayang i-absorb o hindi nila na-absorb yon. Kaya siguro ganun sila, hindi naman sila galit o nag-ano. Opo, pero ano maliban kasi lang sa ano, maliban lang siguro dun sa mga fanatics talaga. Ayun, siguro.
Saka tumatawag sila ng demonyo. Demonyo daw yung mga kalaban ng Diyos. Nagsasalita ng laban sa kanila. Bilang dapat hindi manggaling sa ano yun eh. Oh, dapat hindi manggaling yon sa bibig ng isang tao. Kung demonyo man o nasa huwad man na aral, dapat sa basahin niya sa Bible. Ulitin niya lang yung sinasabi sa Bible kung ano man yun. Pero ikaw mismo, maghahatol ka sa kapwa mo, sasabihin mo, sa demonyo ka. Ah, ganun mo. Bigla mo na lang, nataliin ang ganun. Eh, foul yun. Binabasa nga, bro. Juan 8:44, kayo sa inyong amang Diablo. Pero yung context nun, bro, yung hindi naniniwala sa katotohanan na sinasabi ni Kristo na tao siya. Eh, sa kanila nagbabounce back yun. Kasi 'di ba ang sabi nga ni Soriano, hindi naman tao si Kristo eh. Eh 'yun ang context doon eh. Ah, talaga? So para sa kanila pala 'yon, lalapat. Eh, oo. Sa kanila nag-bounce back 'yon kasi nga 'di ba tinuturo ni Soriano, hindi naman talaga tao si Kristo eh. Samantala sabi ni Kristo, katotohanan ang sinasabi ko. Ako'y tao, sabi ni Kristo. Eh pagka tinuloy mo yung talata, eh sabi ni Kristo, hindi kayo naniniwala sa katotohanan na sinasabi ko kasi kayo sa inyong amang Diablo. Ayun pala yun. Oh. Yun ang context nun eh. Baka naman joke lang yun, Kuya Hawkeye. Baka joke lang. Eh, gamit sila ng gamit nun eh. Lahat ng ano, sinasabihan lang ganun. Mostly pala. Sa context yun, o depende sa context. Yan nga, alamin mo, bakit ba sinabi ng ganun? Bakit ba sinabi ng Kristo na sila'y sa kanilang amang Diablo? Ano context? Basahin mo sa taas. Andun yung context nun. Ayaw nila maniwala sa katotohanan na sinasabi ni Kristo. Ang isa sa katotohanan ay sinabi ni Kristo, ako'y taong nagsasabi ng katotohanan. Ayun, totoo, katotohanan. Eh sabi ni Suryano, hindi naman talaga tao si Kristo eh. Di. Opo. Eh ano nga, dot talaga. Kasi kung ano, buhay pili lang sila ng talatang babasahin. Mawawala yung context. Actually ako nga naawa ako dun sa ano eh, sa kaibigan ko na yon. Pero hanggang ngayon ano pa rin siya eh, MCGI. Hindi na nga lang siya active gaya noon. Kasi noon napaka ano talaga noon eh, dedicated eh. Lagi pa yun nasa apalit pupunta. Mas niyayaya ako noon. Wala lang akong time na sumama eh, kasi matagal eh, di ba? Apo. Ilang days yun eh. Kaya sabi ko, kung one day lang sana, sama ako. Pero ang tagal kasi nila eh. May kotse yun eh. May sariling kotse. Sariling sasakyan. Kaya wala sanang problema. Eh sabi ko, ah, masyado kasing matagal bro. Sabi ko. Pero kung one day lang, sama ako. Eh umaabot sila doon ng ilang days kasi. Doon na sila natutulog. Apo. Ganun po nga. Pero yung pinsan ko, nakasama siya. Mm. Nakasama siya ron yung pinsan ko. Tinapos niya po? Pumunta siya ron eh. Nakita niya ron ng personal si Soriano. Nakakamayan niya. Pero hindi siya nag-ADD. Hindi siya nagpakuloy. Bakit po hindi tumuloy? Ewan ko doon kung anong rason niya. Pero ano yon, fanatics din yon ni Soriano. Kaso ayaw niya lang magpa-convert sa ano, sa ADD. Pero ano siya kay Soriano? Nabibilib siya, humahanga siya. Pinsan ko. Oo, swerte. Nakamaya niya ang sugo. Yun ang sugo doon eh. Sa INC, si Manalo naman sugo. Pareho silang sugo. Ano sabi mo? Subo? Yung ano, yung comics na lumito, pinagbintangan pa yung INC rin eh. Biba Max. Oo. Pinagbintangan pa eh. Ang naglitaw nun mga member din niya.
yun nagtulong-tulong dun eh na mabuo yung comics na yan. Member ni Seriano? Oo. Oh. Hindi, ayun si daw. May umamin dito sa TikTok. Parang hindi, na daw. Hindi INC yun. Hindi INC yun. Ano yun? Yung mga nasa inner core ni Soriano, eh wala namang, hindi naman magagawa yun ng INC member. Dahil, ano bang malay namin? Hindi naman kami makapunta dyan. Di ba? Tsaka kung malaman na INC kami, pupunta kami dyan, edi ban agad. Di ba? Eh, detalyado yun eh. Kita mo yung comics detail. Magmula dun sa kwarto, magmula dun sa pagkain, sabay pagkain, tapos dun sa mga underwear. Andun eh, detailed eh. Hindi, actually, Brad Hawkeye, 23 years ako dyan eh. Nakita ko rin yung comics, binasa ko. I think it's, exaggerated. Hindi po ganun. Tingin ko, purong paninira yun. Ah, ganun. Apo, apo, kasi tagal ko po dyan. Sinabi rin ni ano yun eh. May binanggit din dun si, sino ba yun? Si Santiago. Si Santiago. Oo, si Willie. Sanggan dikit talaga yun yan eh. May binanggit ayong, din siya. Sa panty, tungkol sa panty. Oo. May mga binulgar din siya doon na ano din. Related din doon sa ano. Na may ano. Kumbaga may point doon sa comics. Actually, di ko naman nabasa ng buo yung comics niya kasi pagtingin ko pa lang sa front, tatawa na ako eh. Ay, ako binasa ko lahat, bro. Bastos yun. Oo. Kaya sabi ko, exaggerated naman to. Hindi naman ganyan. Pero, kita mo, diba, kung INC gumawa nun, dapat kinasuhan na ni Soriano. Diba? Hindi yata matrace kung sinong gumawa. Ayun nga eh. Kasi kung sigurado siya na INC yan, dapat kinasuhan yun na kasi matinding paninirampuri yun kung talagang ang may gawa nun INC. Matindi yun. At saka sasabihin niya na hindi mo makasuhan yan kasi INC yan. Yun yung palusot nila eh. Malakas yan sa gobyerno. Ano makala niya sa gobyerno natin? Ano kala niya sa batas ng Pilipinas? Inutil? Mga inutil yung mga nakaupo dyan? Mga inutil yung mga mataas na pinag-aralan dyan? Yun lang. Oo, diba? Wala siyang tiwala. Kasi daw, impluensyado ng INC. Yun ang ano niya. Yun ang lagi niya palusot. Palusot lang yun, bro. Pero ganda ng higa niya ron, no, Kuya Ho? Ganda ng pag-ungol niya, no? May ano kasi siya, bro, eh. Nakuha na siya ng video, eh, sa hotel. Yun, guys. Oh, yung hotel. May video siya, hindi lang nilalabas ng INC. Siyempre, karimari-marim siguro yon yung pagkakakuha ng video doon. Kaya, hindi na nilalabas ng INC. Tsaka nung diba, yung sa hotel na ano, yung ano ba yon, anong number ba yung room na yon, kalimutan ko na. Nagsara na ngayon, Lucky Fortune. Ayan. Sa Bicol yata yun eh, di ba? Yung Lucky Fortune Hotel. Aba. Sa Bicol. Eh, may kopya kami noon. May nakuhang video doon. Eh, hindi lang nalang nilalabas ng INC yun kasi, ayun, sa Naga City kasi, karimari-marim siguro yung nando. Kaya tinatanong siya ni Ka-Michael eh, anong ginawa mo doon sa Lucky Fortune Hotel? Kuya Hawk, baka naman nangasiwa siya ng pagsamba nila doon, tapos doon siya nagpalipas ng gabi.
Ayun nga. Okay, sabi natin, nagpalipa siya ng gabi doon sa hotel, sa kwarto. Eh, dalawa sila ron eh. Dalawa sila, parehas lalaki. Ay, may tagabasa. Tagabasa niya. Oh, may ano eh, may video eh, may CCTV. Sino po kasama niya? Tanong siya, anong ginawa mo ron? Natanong siya ni Ka Michael. Ayaw niya sagutin. Kasi baka pag sinagot niya, ilabas ni Ka Michael yung video. Hindi, actually bro, kung nakita man, hindi pa rin mapapatunayan may ginawa sila, di ba? So, malicious po. Hindi, kaya ang tanong nga, anong ginawa mo? Ibig sabihin, may ginawa. Oo nga, baka nga anong ginawa for the night, ganun. Ayaw sagutin ni Suryani yun. Ayaw niya. Kasi delikado. Dapat ma-release na yung video na yun, bro, para matapos na yung usapin. Kasi kwento lang yan. Eh. Merong video yan. Meron. Kaya kasi may ginawa eh. Kaya nga ang tanong ni Ka Michael, ano yung ginawa mo doon? Kasi may ginawa eh. Ano yung ginawa mo doon sa kwarto doon sa Lucky Fortune Hotel? Eh, ayaw sagutin ni Suryano. Ilang beses na tinatanong sa kanya yun eh. Hindi niya pinapansin. Kasi nga naman, baka pag pinansin niya, mag-leak, mas lalong delikado. Kaya hiya lalo. Opo. Eh, dapat, may bidong. Oh, kasi ang INC din naman yung mag-ano eh. Na laging may ano yan. Lalo sila Ka Michael. Ay, laging may ebidensya yan dyan. Di at sila nag-ano lang ng chismis-chismis, kwento-kwento. Hindi. Opo. May tanong dito, bro, may kakilala kayo na Mataro? INC naging MCJ. Opo, si Marcos Mataro. Ministro nyo ba yon, Brad, ano? Okay. Si Mataro? Marcos Mataro. Hindi ko masyadong tanda yan eh. Kasi nung time na yan, ano pa ako noon eh. Binatilyo pa ako niyan eh. Alam ko, ministro. Hindi pa ako masyadong ano dyan sa issue eh. Naging active lang ako niyan sa issue nung mga ano na, past 2000 na. Mga 2008, mga ganun, 2008, 2009, 2010. Ayan, medyo aware na ako sa usapin ng tungkol kay Bro Eli at saka sa INC. Kasi may mga kaibigan na akong ano nun eh, MCGI. Pero prior noon, wala akong ano doon, wala pa akong interest. Narinig ko na tutok na yung pangalan pero hindi ako nagkaka-interest. Nabaril po kasi yon dyan sa San Simon, papuntang Apalit. Binaril ng ano, yung in tandem. Eh, sinasabi dito, hindi raw nakuha yung bangkay. Totoo ba yan, James? Hindi nakuha yung bangkay? I think na i-ano naman yon, kasi may mga polis na doon eh, di ba? Yung bumaril sa kanya na riding in tandem. Ano kasi bro eh, hindi kinatigan yun ng ano, husgado eh. Inano yon, in-apply yun sa kaso. Naging kaso-kaso yung husgado, hindi naniwala na ang may gawa ay INC. Kasi obvious na obvious eh. Binalandra yung sticker sa motor eh. Ah, may sticker po na INC yun? Oo, meron eh. Binalandra eh. Ikaw ba naman? Lulukuhin mo pa yung mga investigador. Eh, yung mga yan eh. Galaw mo pa lang. Alam na kung criminal ka o hindi eh. Hindi. Siguro, kala ni Suryano, kaya niya lukuhin ng ganun yung mga investigador. In-underestimate niya. Siguro kala niya, ilagyan ko lang to ng sticker. Ah, okay na to. So, are you saying MCGI din ang pabaril doon kay Mataro? Parang gano'n na nga, bro.
Hala. Kasi kung titingnan mo yung ano, kasi alam niyo na mga anak, alam niyo yung mga especially mga investigador, mga abogado. Siyempre alam nila yan, yung mga pasikot-sikot dyan. Eh nakabalandra yung sticker, ang laki-laki ng sticker sa motor. Ikaw ba naman gagawa ka ng kabulastugan? Di ba? Gagawa ka ng isang kalokohan. Mag-iiwan ka ng identity mo. Isipin mo nga yun. Oo diba? Nga, no? Mambaba, yung ano nga lang, nambababae nga lang eh. Grabe na magtago yan eh. Di ba? Grabe na kung magtago yan eh para hindi malaman ng asawa niya. Pambababae lang yun ha. Yan pa kaya na merong papatay na tao. Yung nalala. Kuya. Si James nandito. Sige po, bro James. Oh, kwento ko lang kasi yung Marcos Mataro na yung ano, balik kapatid siya sa dugo nung Pangulong Diakono namin. Okay. Na kwento niya kasi sa amin yung minsan nung kasama kami nagbabantay. Sabi niya kasi, nagsabi na raw sa kanila yun na i-exit dyan sa Apalit kasi nga hindi raw nakakalabas dahil pinagbintangan daw siya na nagre-release nung CD. Yung nagbibigay ng CD sa iglesia. So nagpapaalam na siya, parang paalis na siya nung pa-exit na siya. Tapos nung namatay, nung may bumaril daw, nung kinukuha nila yung bangkay sa Apalit, yun yung nagkagulo sa Apalit no, nung lumusog sila. Para, kasi nga gusto nilang makuha yung bangkay ng kapatid niya. Aba. Pero hindi raw nila nakuha. Hindi lang nila alam kung nasaan hanggang ngayon. Kasi yun yung matagal na nilang ano. Yun yung matagal na nilang hinihiling. Hello. Kinagagawa niyang bangkay ah. Eh syempre kapatid yun eh. Dapat yung sa pamilya binigay. Oh, sa pamilya hindi dapat yan. Hindi nila nakuha. Eh, ano kaya? Saan kaya nila? Baka kasi ano, hindi nila binigay kasi nga natatakot si Soriano baka ma-autopsy. Suspensya nga po nila, summer dun sa loob ng convention, dun na lang daw tinago. Yun lang ang sabi nila. Pero hanggang ngayon daw, pag na-autopsy sila kasi yon, dun magkakaalaman. Matitrace yun yung baril na ginamit, kung saan galing yun. Yun po yung kwento ng kapatid niya mismo, ng Marcos Mataro. Kasi PD namin sa lokal yun eh. Kaya di magsisinungaling yun. Matitrace kasi yun, kaya hindi nilabas ni Soriano. Tagilid siya ron pagka na-autopsy yun. Tapos may isa po pala yung kwento, Brock, tungkol sa dati namin programmer. Before di pa siya si MCGI eh. Ano siya eh. Talagang normal lang, nakakasama namin, nakakakwentuhan namin. Tapos siguro after ilang months naging member siya diyan sa naging member siya ng MCGI. Ang narasantar niya totally nagbago yung ano niya, aura. As in, hindi kami kinakausap pag nasa office. Ano lang siya, tawag ito, play ng music. Yung mga music na kinakanta ni Soriano, yung mga tugtog niyo sa kapilya dati. Tapos ang nangyari sa kanya, madalas na siya mag-file ng leave. Sabi niya may gawain daw sila, pinagbebenta raw sila ng mga turon, mga lumpia. Yun daw ang ano. Eh, nagagalit na yung boss ko sa kanya. Kasi nga, napabayaan yung trabaho. Puro na lang daw dun sa ano pagbibenta. Ang paalam. Ayun, i-terminate namin. Siguro mga around to. Around 2008, 2009. Nangyari. Grabe ah. As in, totally ano siya. Totally nagbago yung ugali niya. Tapos, ano yun eh. Around December yun eh. Eh, hindi naman alam nung mga OJT namin, binati siya Merry Christmas. Buong maghapon na yun, nakikipag-debate siya dun sa OJT namin. Nang tungkol sa Pasko. Ayun yung tantanang kahit sa pumunta, sinusundan. Pinagsasabihan na hindi totoo yan. Ganto talaga. Giging weird, ano, wala na sa ayos. As in talagang totally nag-iba yung aura niya, parang naging aloof siya. Tapos nung nalaman pa niya na INC ako, parang totally na wala ako sa opisina, hindi niya ako kinakausap, hindi niya ako pinapansin. Opo, tataniman ka ng hate eh. Bis na love ang itanim hate. Sobra talaga. Total 360 yung pagbabago niya. Hindi namin ina-expect. Opo, nalulong na sa gawain.
James Day, yung tanong ko, yung tungkol doon naman sa piramide na kwan ni Daniel Rason, ano bang nangyari doon? Marami yatang kwan doon eh. Pumasok sa ganong kwan, di ba? Ay, hindi ko alam yun. Kunwari. Andun po ako. Andun po ako sa tunay. Hindi ko alam yung kay Rason. Baka po si Brock alam yun. Ano ba yun, ano, Broccoli? Ano yung camp ni Soriano? Ah, si Soriano ni Daniel. Yung KDR? KDR? KDR ba yan? KDR camp? May mga ano doon, may mga babae ron na ano. Kasi may nakita ako sa picture na may babae ron, mga naka-two-piece. Ay, wala naman ako nakita, bro. Ba't po magka-two-piece? Dahil mainit? Siguro kasi ano yan eh, parang resort ba na? Parang ganun yan siya, diba? Wala yatang swimming pool doon. Mayroon parang batis, pero ano lang yan. Parang display lang. Ah, pwede rin pala maligo, pero hindi po pang ligo talaga. Parang may fountain. Sige po, magpe-prepare na po ako Thursday ngayon. Napaakit lang sandali. Okay po, thank you po, Brad James. Si Mataro daw na ilibing sa likod ng chapel, sabi ni Brad Camilo. Inangkin ng iglesia ang bangkay, grabe. Si ano si kamag-anak kasi yun eh. Johnson. Ano ba to? Di believe sa INC? Bakit? Kailangan mo bang bumilib? Actually, hindi naman ang INC hindi naman nagpapabilib. Yung parang nagpapasikat para bumilib ang tao, hindi ganoon. Hindi ganoon ang INC. Si Bes kasi mahilig sa ganoon eh, mahilig siya magpa-impress. Parang sabi niya, "Oh, kaya ko 'to. Hindi niyo kaya 'to." Mga ganoon. Mahilig siya ano eh, yung siya sabi niya na kaya kong magbasa ng Biblia, patay ang ilaw. Kakabasa-basa ko dito, sabi niya, kakabasa-basa ko sa Biblia, eh di alam ko lahat ng sagot. Ganun, medik siya ng ganun eh. Kahit patay niyo ang ilaw, kaya kong basahin ang Biblia, sabi niya. Oo, no? Medik siya magpa-impress ng ganun. No? Para siyang si Boy Letra. Pero sa INC, walang ganun. May narinig ka ba na sila ka Michael, sila ka ano, nagsalita ng gano'n? Lalo pa umahala, hindi nagsasalita ng gano'n. Brad Hawkeye, merong question dito. Ano daw po ang storya nung pinatay sa loob ng kapilya? Mga estudyante, na balita rin yun. Sa POP, yung sabi nyo. Apo. Hindi ko alam totoo ang kwento, Andrew. Anong yung taon ba yun? Sa akin, ikwakwang ko lang yun, ano? Siyempre, sa away lang sa basketball naman yata yun. Nagkainitan, siyempre, mga kapatid din yung masyado rin kasing makwan yung kalaro na mga estudyante rin yun kasi. Siyempre, yung naagarabyado yung mga kapatid dahil kasi nagkarambulan yata hanggang sa doon na karoon ng parang. Pero yung mga sangkot doon, itiniwalag. Itiniwalag ng tagapamahala. Lahat pero yun, lahat ng mga nasakasangkot doon. Pabilya case ba yun? Yung sa pabilya case? Lahat ng sangkot doon, itiniwalag ng tagapamahala. Pero sa tagal na yun, alam ko, nakapagbalik loob na yata yung mga iba doon eh. No? Oh, malamang bro, kasi matagal na yata. Tagal na yun. 2009. Tagal na yun. Natagal na ba? Saka, lahat ng mga kaso sa loob ng iglesia, pagka alam nila talagang may kasalanan ng kapatid, ititiwalag. Ah, hindi tinotolerate yan. Hindi tinotolerate. Ngayon nga, mas lalo ngayon, yung makipagrelasyon ka lang, makipag nobyo-nobya sa hindi kapatid, ititiwalag na. Nobyo-nobya pa lang yun, ha? Lalo pa kaya kung ganyan, nakapatay.
Ay, ganun po? Lasing. Humigpit na po ang INC sa pagrelasyon. Titiwalag na agad. Hindi lang sa paghihigpit, pati doon sa pagpasok na. Pati sa pagpasok na. Halimbawa, pag-aakay, halimbawa, dudok, yung binodoktrinahan, eh, naglilibin, ay, hindi ka muna makaka... madudoktrina hanggat hindi ko, pakakasal ka muna. Magpakasal muna kayo bago kayo kuan. Ganun eh, yun ang tagubilin nung nakarang sa kuan namin. May pit na. Oo, dahil kasi katunayan kasi, lang yan na malapit na. Kasi ano yan bro eh, sa INC kasi hindi tinotolerate yung mga gumagawa ng labag sa aral ng Diyos. Napatunayan naman yan eh, mismo nga mga manalo eh, di ba natiwalag? Kahit nakamagtanak mo pa man yan ng pamamahala o ministro, kahit manalo pa, tiwalag. Kasi ang pinaiiral kasi sa ano, ang pinaiiral kasi sa INC, yung batas talaga ng Diyos. Pero Brad, may question ako. Yung pagrelasyon sa hindi INC, paano po naging kasalanan yun sa Diyos? Nasa Biblia yon bro eh. Ano ba? Hindi ka may nagsasalita eh. Mary Jean, sandali. Sasagutin lang yung tanong ni Kwan. Sasagutin ni bro. Okay, sige po. Nasa Biblia yon bro. Huwag kayong makipag relasyon sa hindi ka pananampalataya. Saan po yan? Hindi ko alam yan ah. Andito yan bro. Basahin natin ha. Deuteronomio? Deuteronomio 7:2 hanggang 4. Hindi ba pang ano to, Israel? Sitwasyon kasi na may mga kapatid na naging ang karelasyon niya. Sinahanap ko lang yung isa kong phone eh. Andun yung Bible ko. Yung halimbawa, lalaki yung INC, tapos may girlfriend. Halimbawa, nagkakakrush yung babae na Catholic. Eh syempre, hindi muna siya makikipagkon talaga. Hanggang sa maaakay niya muna na mag-iglesia. Hanggang sa tuluyan na silang dalawa na yung girlfriend niya o girlfriend niya ay makapag-iglesia. Kasi minsan may mga kapatid talaga na makikipagkaibigan kami sa iba't ibang mga reliyon sakaling kwat. Akay ng pag-udyok para akayin sila na ipaliwanag ng iglesia ni Kristo ay talagang yun ang ililigtas ng Panginoon Jesucristo. Yung pakikipag girlfriend, boyfriend, hindi naman masyado sa amin yan. As a friend, yun ang magiging sitwasyon diyan. Ako nga, nung mga, yung misis ko hindi naman sa kwan purong Katoliko yun. Friends lang na muna kami, hanggang sa talagang, siyempre nagka-in love, pero hindi ko sinasabi na, kunwari, dinideny ko muna na, hindi ko muna siya nililigawan, inaakay ko pa yan, sabi ko. Ito bro, pakita ko lang yung verse bro ha. Ito sa 2 Corinthians, ikalawang Korinto 6:14. Ito sabi ha. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat anong pakikisama meron ang katwiran at kalikuan o anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman. Yung pakipamatok na yan sa English, tinumbasan niya ng relation, makipagrelasyon. Ayan. Tinumbasan niya. May hawig pala sa MCGI. Sa amin po, suspension. Pag hindi mo naakay, hanggang doon ka na lang, suspendido ka. Unless maakay mo at magpakasal kayo. Ganon. Pero hindi po titiwalag.
Aakayin talaga yun. I mean, sa may tanong yata. Oh. Ay, si Mary Jane yata may tanong, ano, bro Hokai? Ay, sige, Mary Jane. Ano ay, sige, sige. Sis. Hindi man siya gumagalaw. Ang ganda nung tanong ni Junson, anong relasyon ba yan? Romantic relation ba yan? Romantic relation. Hello, Mary Jane. Ayun, nagising na. May itatanong ka yata eh. Naudlot lang kanina. Ano yon? Kaya... Nakamit ka, sis. Mahina ang boses niyo po. Hindi, unmute. Kailangan ko mag-unmute. Ayaw naman mag-unmute. Hello po, Mary Jane. Ano pong masasabi niyo? Saan sa eskola? Sino tumapyas ng tenga? Dahil walang talata. Lang? Tumapyas ng tenga? Kaninong tenga po ang tinapyas? Ni Pedro, di ba? Wala yang gul, nakikinig din siya kay Toto, tapos nakikinig dito kay Broccoli, ano ba yan? Mga nalimpungatan pa yata si ate. Oo, kagigising lang yata ni ate Mary Jean eh. Mainit yata dyan na Mary Jean? Mainit? Kaya... Si Tyson, kinagat yun. Bakit mo naman naitanong yung pagtapyas ng tainga? Dami namang itatanong. Kuya Broccoli, pwede magtanong? Aba. Sa MCGI ba, kapag bakla, hindi maliligtas? Dapat po, hindi kayo gagawa ng gawa ng laman. Pwede po, best friend, gano'n. Holding hands lang, hanggang dun lang. Hindi pwede yung sexual. Basta wag lang makikipag-relasyon. BFF lang, ano. Pwede relasyon, MU, gano'n. Walang sigs, bawal mag-sigs. Pero kiss, pwede kiss. Ay, wag mo lang papakita kasi... Oo. Ay, ganun ba? Pero bago ko na, no? Sabi niya kasi bago... Ano po? Nagmanggagawa ka ba doon? Ako po ba? Opo. Yung aral na ano, na hindi kasal si Maria, truly ba yun? Truly? Nakalimutan ko na. Parang ano po, kinasal naman daw. May translation kasing pinakasalan eh, parang ganun. Hindi na masyadong eh, bakit parang pinaninindiganan nila yung tinanggap na hindi pinakasalan? Parang pagka nagtanong ka sa kanila, tinanggap hindi pinakasalan, parang pinaninindiganan. Pag umakyat ka sa MCGI, pinaninindiganan nila yung tinanggap. Hindi ko po sigurado eh. Kasi pag may sexual na po na activity, para sa Diyos daw po, eh, kasal na yon. Pinagsama na yon ng Diyos. Ay, hindi sila gumawa ng kasalanan, ganun. Kapag live-in... Pag-live-in, Marty. Kasalanan talaga yun, di ba? Broccoli, ilang taon ka ng... Broccoli, ilang taon ka ng kanib kay Mr. Soriano? 23 years po kung hindi ako umalis 2 years ago. So, 21 lang po. Tagal, no? Hindi, bali, kung kwikwintayin, anong 19? Anong 19 ka na anib doon? Anong 2001. Taon? 2001? Apo. 2001 ka na ani bat na bautismohan. Apo. Pero no bro, ang tanong ko ba anong nakaakit sa iyo para mag MCGI?
Ay, magaling si Bess eh. Sumisigaw. Siya ang sa Diyos. Parang na-impress ako. Lahat nasa Biblia. Siya lang ang sumasagot ng tanong. Itanong mo. Diba? Bakit si KDR wala nun? Yan yung ano bro eh. Yan yung sinasabi sa Ecclesiastes. Na kapag yung isang panig lang ang iyong narinig, akalain mo na tama yung kanyang sinasabi. So pagkat hindi mo pa naririnig yung kabilang panig, kailangan talaga may ano eh, may gagawin pagtitimbang. May cross-examine. Yun ang nangyari kasi na parang ano eh, kay Soriano lang nakinig ba? Hindi na i-compare sa iba, hindi nagkaroon ng comparison sa pagtitimbang sa aral. Opo, totoo po. Pero Broccoli, hanggang ngayon MCGI ka pa rin, hindi na? Hindi na, exit na ako 2 years ago. Pero balita nung ko, nung 2001 na-anib ka ron at na-bautismuhan ka, sa palagay mo MCGI ang kinaaniban mo ba? Ibang-iba na po eh. Mula nung umupo sa kanya. Nung 2004 kasi, naiparehistro lang ang MCGI. Doon lang naiparehistro. Kaya yung naaniban mo, hindi MCGI, kundi Iglesia ni YHWH at ni YHWSAMHS. MSSAYH. 1995 yun, ha? Hanggang 2004. Ang naaniban ko yung ano po, sa Ligan. Sa Ligan ng Katotohanan. Ah, ng katotohanan. Oh, yung ano 1980. Yung natalo si Soriano sa kaso. Oh. Ang yun, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristisos. Yan oh. Haligan sa Ligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated. Yun yung 1980 yun ipinarehistro. Ah, yun po yung tapos, pangalan nila at that time 2001 po. Oh, 2001. Ah, po. Tapos 1993, nagparehistro ulit si Mr. Soriano ng Bayan ng Katotohanan Incorporated. Apo, tapos 1995, yun nga, yung iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaha Amasayaha Incorporated. 2004, ayun na, ipinarehistro ulit yung Members Church of God International Incorporated. Pero hanggang ngayon, no? May napapaniwala pa rin sila na ito si Duno Watudo, sabi niya mga ENC ngayong wala na si Bro Elin nagsilabasan. Parang hanggang ngayon may napapaniwala pa rin sila na takot na takot talaga ang ENC kay Bro Elin. Karamihan naman ng lumalabas ngayon sa MCGA yung matagal ng kaanib eh. Yung talagang ano na. Na, bakit naman katatakutan si Soriano? Ano naman dapat katakutan sa kanya? Baba lang ako. Hanapin ko lang si KDR. Iwa, iwa. Kasi, di ba, kung siya yung nangangaral, kung nangangaral siya ng Word of God, eh, bakit siya katatakutan? Di ba, Broccoli? Apo, apo. Bakit siya katatakutan? Eh, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Eh, dapat nga, pagka nangangaral ng salita ng Diyos, eh, aral ng Diyos at tinuturo, di ba, dapat, eh, dapat, eh, yun ang ano mo, yun ang lapitan mo, yun ang kaibiganin mo. Kasi friendly. Hindi, parang kung lumalabas, bro, kinatatakutan siya pagdating daw sa debate. Ay, pagtalak, usap-usap dito. Kung sa debate naman, eh, mas maganda nga yun eh, di ba? Na makikipag-debate ka, doon magkaka, ano, doon makikita kung magkakalaman yung ano. Oo, doon lulutang yung katotohanan. Sige, mas maganda nga yun eh. Mas lalo mo nga dapat, ano yun eh. Mas lalo mo nga dapat yun eh, nasain eh. Yung makipagtalakayan eh. Kasi doon makikita at doon lulutang yung katotohanan talaga na hinahanap ng kung anong hinahanap mo na katotohanan, doon talaga lilitaw yun. Bakit doon makatatakutan niya? Brad Hawkeye, kasi po, ano, ang gusto ni Bess, ang kalaban, si Manalo.
Eh, ang lumalaban sila. Puno sa puno ang gusto, ano? Apo, apo. Kaya hindi natuloy yan. Actually, bro, yung ganong ano eh, parang kung titimbangin mo, parang ano eh, hindi siya... Hindi siya worth. Oo, ano eh, unreasonable parang, eh. Parang may iniiwasan, ano? Oo. Parang pinipili lang. Parang ganun eh, kasi kung titingnan mo yung mga past na debate ni Bro Eli, ay lumalaban pa nga siya sa babae na member. Ay mga pastor. At saka, walang, at saka Bro Hawk, walang nilabanan si Mr. Soriano ng puno ng reliyon. Wala. Puros mga kwan lang, yung ordinaryong tao lang. Yung mga ano, yung mga Protestant, tsaka mga sektang Protestante, Catholic na mga ano, si Ocampo, si Ocampo, maliliit na relihiyon. Oo. Mayroon pa ngang yung matanda, si Puring, niya, bigla-bigla agad-agad, sige, dibati na kagad. Matik. Oh, meron. Tsaka babae. Babae mismo, hinahamon ni Soriano. On the spot yun, ha? Babae nilalabanan niya ng debita. On the spot. Pero pagdating sa iglesia ni Cristo kasi, puno sa puno, yun ang... Hindi kaya siya talaga yung takot kasi sa bibig niya nang galing eh. Oh. Di ba? Oh. Bro, bali, di ba sa atin eh, kumot marami tayong sangkap pero isang katawan tayo, di ba? May mga kanya-kanya tayong gawain. May mga talagang itinalaga talagang INC ministers, debaters sa loob ng iglesia. Ay, nagtalaga nun tagapamahala. Sila ang talagang nakatuon, nakatoka, nahaharap. Kaya kung sakaling nung naghamon nga si Soriano, ahamonin niya pamamahala. Eh yung itinalaga. Hindi na kailangan. No need na. No need na makalaban pa ni Soriano ang pamamahala, ang kamanalo. Opo. Kasi once na matalo niya yung debater ng INC, katumbas na nun, tinalo niya na ang kamanalo at ang buong iglesia. Oo, correct. Kasi yun ang representative ng buong INC. Yung mga debaters na inilagay ng pamamahala, siyempre, pamamahala ang ano siya. Official debater yan, o. Okay, no? Official debater yan, o. Oo, mga official yun, eh. Official yan. Kapag yun ay humarap ng debate, ang dala-dala nun, ang pamamahala ng iglesia at ang buong iglesia. Ang kabuuan ng iglesia. Kabuuan mismo ng iglesia yan. Kaya once na pagka natalo nila yun, natalo nila ang buong iglesia ni Kristo. At pag nanalo naman sila, ang nanalo, buong iglesia ni Kristo. Kasi, eh, pwede naman kasing mamili ang MCGI ng official debater nila eh. Ganon ang ano eh, ganon ang... Pwede naman silang pumili ng official debater eh, di ba? Oo. Oo, pwede. Kaya hindi pwedeng idahilan na dapat si Manalo ang ilaban. Na hindi pwede idahilan na yun kasi yung mga official debater, eh, sila na yung representative ni Kamanalo at ng buong iglesia. Kaya lang, noong pirmahan ay parang hindi umaharap eh, kahit yung debater nila. May ano pa nga eh, ginagawan nga ng kasulatan yun na kasi nag-request si ano eh, si Soriano na gawa ng kasulatan na kapag natalo daw sa debate ang ministro na harap, natalo na rin ang kamanalo at ang buong iglesia. Ginawa ng kasulatan yun ng INC kasi yun naman talaga. Yun naman awak ni Caramel Palbanon, sinabi niya, oh ito na ang kasulatan galing sa tabak tagapamahala. O Soriano, ito na ang kasulatan. May, kaya lang may condition din. Kasi ang daming hiningihing condition. Walang pinagkaiba yan sa ano. Condition yata ano eh, okay, isosoli nila. Wala, bro, walang ipinagkaiba yan sa Israel noon. Si Haring Saul na nakipagharap sa mga Palisteo. Ang humarap sa mga Palisteo, si Gulayat, di ba? At sa Israel, meron silang ihaharap na tao. Pero hindi naman ang humarap si Saul. Pero once na matalo ang Israel doon sa
representative. Oo, one on one kasi yun eh. One on one ang labanan nun. One on one ang labanan eh. Once na matalo yun, yung Israelita din, yung representative ng Israel, eh buong Israel alipin, gagawing alipin ng mga Palestino, kasama yung hari, si Saul. Ganun yun eh, halos walang pinagkaiba yun eh. Eh sino yung nilagay na representative? Nagpresenta si David. David. Diba? Si David yung naging bata representative. Oo, ng ano, ng Israel noon. Tapos ang kalaban, si Goliath. O sige, pagka natalo mo yan si David, alipin kami lahat, talo na ang buong Israel. O pag natalo naman yung Palestino, eh alipin namin kayong lahat dyan. Pati yung hari ng Palestino. Vice versa, no? Oo. Eh hindi naman din ang humarap yung hari ng Palestino. Eh. Ang humarap si Goliath, eh, Mandirigma. Eh. Wow. Oh. Ganun yun, representative by representative yan. Pumili ng pinakamagagaling at yun ang iaharap. Pipili. Oh, yung pandigma. O sige, pili yan. Kasi nga, pag natalo yon, talo na rin yung buong Israel, pati yung hari. Pati yung namamahala noon. Ganon din yun. Ganon din yun ngayon. May mga inilalagay na representative dyan sa pakikipag-debate. Eh kaya lang ano eh, hindi sila nagkakaisa ngayon sa aral, lalo na si Panisel, tsaka yung mga ano, yung magkaibang tape. Yung napakinggan nila, magkaibang tape. Kanina lang, napadana ako dun sa grupo ng MCGI. Iwan ko kung si Daddy o tsaka si, iwan ko kung sino yung kalaban ni Depen, Climaco. Ibinaba si Climaco eh. Kanya-kanya silang... Walang may hawak kasi si Climacong tape ni Brad Ellie nila eh. Tapos may hawak din si ano na tape din daw. Magkakontra yung aral. Oo, magkakontra. Hindi nila alam may kung sino. Electric pan. Ano? Mainit ba dyan? Magkano yan? Ito ata yung live na pinasukan ni Mary Jane. Nasa akin ba? Ito. Mukhang nakikita na yata si Mary Jane. Ah, ano bang ibinibinta mo, Mary Jane? Broccoli, alam mo bang may papalit na kay ano? Kay Soriano. Sino ba? Uring ka-uri niya. Si Jared. Kilala mo ba si Jared? Ay, oo. Parehong style. Nagmumura. Style lumudra na style. Soriano yung ano? Grabe magmura. Hindi, meron pa matindi si pa kayo, way. Dating landas. Galing din magmura eh. Oo, magkaibigan yun. Bakit kaya ganun ang mga ipinapairal sa sarili ng katawan nila? Ang alam ba nila ay natutuwa ang Diyos sa ganun? Hindi naman dapat ganun eh. Ang isang tao na ang ipinaglalaban pagdating sa pananampalataya sa Diyos, biblical, hindi yung babanatan ng ganung salita. Wala. Ah, tinitira niya INC dito sa TikTok. Oo, pag-akit ba naman doon sa revealers, eh, biglang pinagmumura si... Narinig mo na ba yun si Jared? Broccoli. Revolver eh. Kung ano-ano mga pinagsasabing hindi maganda, wala namang ginagawa yung tao doon. Biglang umakit na lang. Pinagsalita pa siya. Ah, sige, magsalita ka. Sabi ni Bro Junjo nang bigyan ng 10 minutes para maila. Kaso talagang... Namburaot lang doon pag-akit, namburaot. Oo, alam mo, binilang yung mura niya. Nakawalo yata siya eh. Hindi pa tinapos yung 10 minutes. Hanggang 5 minutes lang siya. Ganun ba ang iniahayag ang salita ng Diyos? Pangit. Hindi yun sa Diyos. Opo, hindi po. Inagaya niya si Bess eh. Si Bis kasi, nung nagkaroon ng parang Bible Expo sa Cavite, eksaktong nandun si Ka Jojo Heron. Yung tanong lang naman dun eh,
Simple lang yung tanong ni Kajudo dun eh. Kung hindi po beso-beso ang banal na halik, ano po ang banal na halik? Aba eh, mukhang natamimi eh. Natigil ng mga ilang minuto yun. Tapos ang biglang sagot ni Mr. Soriano eh, bakit? Naniniwala ka ba na beso-beso ang banal na halik? Parang ni-reverse yung tanong eh. Kaya doon nagkaroon ng parang kwan eh. Mainitang pagtatalo. Yun bang ano doon, broccoli, tanong at sagot eh. Ano ba yun? Kumbaga scripted na. Kumbaga meron ng nakahanda talagang tanong. Yung alin ba? Yung tanong at sagot. Oo, yung itanong mo kay Soriano. Meron pong initial na tanong na ano po yung itatanong nyo, tapos ililista lang po. Pero hindi na dinidetalye kung ano yung tanong. Kung ano lang yung pinaka-context. Tungkol po saan itatanong natin, gano'n. Ah, kumbaga... Parang may listahan pa sila rin, ano? Dadaan na, pa sa parang pinaka... Naka-ready na rin yung isasagot, parang gano'n. Abo, tsak. Ay, hindi. Ewan ko kung naipapasa kay Brad Eli. Baka naman hindi. Kinukuha lang din yung religion para sa introduction. Ano po religion nila? Kasi di ba meron siyang ano lagi sa tenga? Eh, nagpipid sa kanya. Ah, hindi, baka kasi, iba yun. Pang queuing. Kung hindi kasi scripted yung kagaya ng binabanggit kanina. Eh yung simpleng tanong tungkol sa banal na halik, bigla siyang natigilan dun eh. Eh kasi yun, hindi scripted yun. Yung akala niya ang magtatanong isang Muslim. Diba? Yun ang pinakaano dun eh. Eh nung malaman niya, hindi pala Muslim. Tapos nagulat siya sa tanong, iba yung tanong. Kaya parang, hindi ko alam, scripted siguro. Kasi scripted... Meron na siya nakahandang tanong, yung hindi siya handang tanong o hindi siya handa dun sa tanong, ganun na nangyari. Kaya nagkaroon ng parang pagkwan, ano? Posible. Hindi ko naman po kasi actually, nakita yun eh. Wala naman, no? Hindi niya naman nasagot talaga yun eh. Wala siyang sagot dun eh. Natapos yung buong programa, well, hindi niya sinagot yun eh. Baga naghamon na lang siya. Oo, oh, doon na. Nagsalita na ng mga hindi magagandang salita. Opa, pero alam niyo na po sagot na doon. Buena batok. Alam niyo na yung sagot doon. Alam namin yung sagot nito lang. Nito, niya, kasi, sagot niya. Oo, pero yung impromptu na... Nung tinanong siya, wala siyang sagot doon. Ang sagot niya, ang sagot ng stand ng MCGI doon, aral yon. Aba, para daw sa kapatiran yon, hindi ipapublic. Yun yung ano niya. Hamon daw niya sa mga pastok. Yun yung style niya. Parang ganun lagi ang palusot ni Soriano eh, pagka ano, ayaw niyang ibigay. Yun din ang natutunan ni Jeremy eh. Na actually, hindi ko binibigay itong talatang to eh. Pero para sa ano, mga ganong style. Yung pag maghahamon ng showdown. Sino yung Jeremy po? Baka si Jared? Hindi, Jeremy, ano, Jeremy Canis, ano, Caniscala ba yung katropa nila, Totoy Bibo? MCGI din yun bro, no? Si Fighter ang pangalan niya. San Goku minsan ang pangalan. Ah, oo. Si Fighter. Ah, ayan. Si Jeremy tunay na pangalan. Opo. Hindi nila binibigay agad ang hiwaga. Kasi they believe na nasa kanila ang mga hiwaga. Tapos ipangahamon nila ng showdown. Eh kung mabasa ko... Mary Jane, may tinatanong sa iyo si Nas Buenabato kung mayroong passport ka na raw. Bro, broccoli, baba lang ako, bro, ha. Mga brother. Sige po. Sige po. Sige, baba na rin ako, bro, broccoli. Okay. Okay, sige po. Okay, okay.
Gusto ko ang guest mo dito si Totoy Bibo eh. Mukhang nagkakaunawa ang kay ni Totoy Bibo, Broccoli. Ay, oo. Takuhan yon. Nung nakaraan, nag-end live ka lang doon eh. Yung mapagpatuloy. Ah, tama yung basa mo eh. Mapagpatuloy, hindi mapagpatuloy. Wala eh, sumakay yung, ng tricycle yung eh. Yung hospitality, ginawang mapagpatuloy. Mapagpatuloy yun eh. Mali talaga. Biglang umalis. Tumakbo. Pinadownload ka pa ng eSword eh. Pinadownload din naman ng mababas. Nasa YouTube na yung 67th Book of the Bible. Ano po kasi, yung Panginoon kasi Kristo. May ibang pinakikinggan si Mary. Mary Jane, mamili ka lang ng isang live. Oo. May passport ka na ba daw, Mary Jane? Pag nag-open mic. Pero parang mas nakasubaybay siya sa isa eh, kasi yun ang sinasagot niya eh. Oo nga eh. Dito, parang dito sa live mo, nagpapa-cute lang siya. Tapos doon sa isa, doon siya sumasagot. May boyfriend ka na ba, Mary Jane? Baka gusto pag mo na IRC. Pag nakita to ni Nash, ito, matatanong to kung ano. Kung halik, shake hands, or hug. Baka pero Catholic umamin sa akin si Totoy Bibo eh. Di ba sabi mo nung nakaraan? Hindi ka sigurado kung si Totoy Bibo hanggang ngayon ay live-in. Inamin niya sa live yun eh. Na matagal na silang live-in, ngayon nung naanib siya, parang mula nung maging kaanib siya, ewan ko kung 8 or 9 years, hanggang ngayon daw live-in pa rin sila. Diba yun yung binabara sa inyo ni Flowers noong nakaraan na how do you, paano ka daw nakakasigurado na hanggang ngayon live-in pa rin siya? Ewan ko kung si Flowers ang nagsabi nun. Pero hanggang ngayon live-in pa rin sila. Si Totoy Bibo mismo may sabi nun. Ay, si ano pala, si Elipi nang nangahamon sa inyo noon, nandun si Adele. Ang hamon ni Elipi, may record ka raw ba? Sayang kasi hindi ko na-record eh. Kung may record ka raw ba na hanggang ngayon, live-in pa rin sila nung kinakasama niya. Sinamin niya mismo yung kahit kay Totoy Bibo niya sa itanong niya. Hindi, si ano, tinutukoy doon, si KD, si Kuya Daniel. Kung may record, si KD ba? Na live-in ng 7 years. Oo. Kala ko ito si... Pero si Totoy Bibo, hanggang ngayon live-in pa rin yan. Pero pwede ba yon na hanggang ngayon live-in, tapos member pa rin siya ng ano? MCGI. Kasi kung hindi naman kapatid sa MCGI, pwede yon. Oo, pwede yan. As long as maakay mo hindi or masusustay ka. Oh, kumbaga, hindi lang pwede live-in kayo pero MCGI din yung kalibin mo. So, pwede pala. Opo. Basta hindi MCGI yung kalibin mo. Opo, opo. Kasi baka maakay pa daw. Pero pagkakapatid, dapat ikasal kayo. So, lumilitaw, yung kinakasama ni Totoy Bibo, hindi MCGI, parang ganun yun. Mukhang ganun kasi may nabanggit siya minsan na nakapantalon daw yung asawa niya. Eh, at lumilitaw, yung kinakasama niya, hindi niya maakay na MCGI. Parang ganun. Apo. Eh, syempre, makita niya si Totoy, ganun ugali. Paano siya aanib sa MCGI? Nagalit sa akin si Totoy, blinak niya ako. Nagtatanong lang naman ako kasi hindi ko naman layunin mang-upinde. Mang-offend ang tao. May narinig kasi ako sa background niya na parang pasensya na sa salita. Ang ngungo. Tinanong ko, sino yung nagsasalita na gano'n ang salita? Blinak ako. So, lumilitaw ngayon sa akin. Malamang yun yung kalibin niya. Oo. Kalibin. Nagtatanong lang naman ako. Nagtanong lang naman ako kung sino yung narinig ko. Oo. Yun nga po siguro. Narinig ko rin yun. Parang pumapasada siya. Ano? Di ba lagi nagda-drive parang yun? Parang pumapasada siya nung time na yun. Oo.
Ewan ko kung hanggang ngayon taxi pa rin ang ano niya o truck na. Hindi, ano daw, L300 yung van. Oh, L300. One time na huli ko yan si Totoy. Kasama, nag-ano sila eh, nag-eyeball. Si La Flowers, yung mga Danny. Mahilig sa scripted, oo. Mga mahilig sa scripted na ano dito sa TikTok. Sumama si Totoy. May naghatid sa kanyang lalaki. Tapos nagiinuman sila doon. Wala nga lang akong matibay na ano, na umiinom din si Totoy. Kaya lang, di ba may nakasulat sa Biblia na huwag ka makikisama sa mga taong gumagawa ng masama. So yung kalipunan ng mga nagiinom, hindi lang ako tiyak kung kasamang umiinom doon si Totoy. Pero nandun siya sa inuman. Apo. Dapat layuan ang bawat anyo ng masama. Ay, naka-live si ano, Kuya Adel? Chi? Chat mo nga kung naka-live siya ngayon. Ay, hindi. Meron kasing Jonathan sa bala na ano, makulit. Sayang, ipaparinig ko sana yung naging asta kahapon ni Jared eh. Kasi na record nila, sinend nila sa amin. Hindi ko naabutan yun eh. Actually, nangyari nun, ang pagpasok nun Jared, nagmumura na. Galit na galit kay Revolver. Kay Revolver, galit na galit eh. Galit pa Revolver. Pagpasok pa lang ha, pagpanik, yun agad ang ano. Eh, ginawa nila, nakita ko sa record. Nag-imprompto. Si Kuya Junjun nagsalita agad. Oh, sa hapong ito ay masisimula natin ng maginoong diskusyon ni ganito, kalaban si Revolver. Bibigyan natin ng 10 minuto si Jared para magsalita. Di nagsalita ngayon si Jared, binigyan ng 10 minutes, may timer. Walang ibang ginawa kundi magmura ng binilang yung mura eh, doon sa video eh. Nakawalong mura eh. Gago, tarantado. Suryanong-suryano yung style eh. Pagkatapos nun niya magmura na magmura, after 5 minutes, tumakbo na, umalis na. Walang nagsasalita kahit isa sa INC sa part ng revealers. Hinayaan siyang magmura na magmura ng 5 minutes. Kasi tinatapos nga yung 10 minutes. Eh. Tapos umalis na. Ayaw na magpatanong. Tinakbuhan na yung... Hindi ko kasi maparinig eh. Nandito sa isa lang kasi cellphone na gamit ko eh. Pwedeng i-upload. Upload niya sa YouTube. Oo nga, para ewan ko kung na-upload na ng revealers ngayon. Hindi ko tiyak. Pero parang i-upload yun eh. Kasi may title eh. Ang title dito nakalagay ano eh. Ano ba ang title? Ito. Isang MCGI katulad ng inaasahan. Basta MCGI tataka sa diskusyon. Parang i-upload to. Parang bata pa yun, no? Si Jared. Kasi nakita namin yung picture niya eh. Bata pa ata. 17 lang yun? Minor pa? 17, no? Natuto magmura ng gano'n. Oo. Magmumura ng PI yun. Hindi pa nga namin naririnig yung PI niya eh. Tapos meron siya laging binabanggit. Itong sinasabi ni Nash Bonabatok, interprenente. Iniisip namin... Saan niya nakuha yung word na yon? Di-sinners ko sa Google, baka meron ngang salitang interprenente. Wala namang salitang interprenente. Ba't niya kaya sinasabi ang salitang... Diba, mali yung tanong mo. Sasabihin niya, interprenente yung tanong mo. So, hindi magaan ako, tinanong ko siya, ano bang... Meron bang salitang interprenente? Hindi naman siya sumasagot. Pero paulit-ulit niyang binabanggit yung interprenente. Apo, bulol lang, bulol. Tinitira din ako nung dati. Eh, nakatapat niya si Kuya Adel. Sinabi, dedemanda siya. Kasi inakusahan siyang ano, nagbayad daw ng pera sa ABC News Australia para daw gawa ng fake news yung ano,
yung pamangkin ng kapulong. Eh, libelous yung ganong accusation. O, oh, yun. Eh, yung pangalan pa naman niya, buong pangalan. Oo. Yun ang history nun. Mula nun, kayo na yata yung ano, tinitira. Umakyat yun sa live. Hindi pa namin siya kilala. Mm. Kasi nga, bago lang eh. Bago sa TikTok eh. Pati yung account niya bago eh. Tapos, pag-akit niya sa live, yun, nagmumura na agad. Tapos talaga ang gustong-gusto niyang banatan, si Revolver. Minumura niya ng minumura si Revolver. Ngayon, eh sabi ko, ito kaya ang tunay niyang pangalan, itong nasa TikTok na to. Sinerch ko ngayon sa Facebook. Nakita ko yung muka. Pinost ko sa revealers. Ako nag-gitna sa sarili ko. Pagkatapos noon, maya-maya, yung mga supporters ng revealers na nasa comment section, lahat na, halos lahat, yun ang profile picture, yung mukha niya. Biglang hindi na nagsalita. Ang ingay-ingay niya nung una, nung makita niya yung pagmumukha niya, oh, nawala, hindi nagsalita, tas bumaba, nasa comment section. Yun pala, inaayos niya yung Facebook niya, pinalitan niya yung profile picture niya. Nako. Eh, nasa inyo na yung picture niya. Madali na sa akin. Rin. Eto, pakita ko yung picture niya. Ang ano kasi, balasubas magsalita eh. Kaya, tinignan ko, sabi ko, ito kaya yung ano niya. Meron akong ano nun. May na, si Kuya Del. Tangka, Kuya Del. Labas. Ito, yan. Dito sa coffee shop. Di ba yan yung Jared? Oo, oh, yan. Nung pinakita ko yung picture niya, natakot sa mukha niya. Ayan, no? Nasa may ano pa, oh. Anong problema ni Jared na naman? May problema na naman? Pinagmumura si Revolver kanina. Saan? Walang ginagawa si Revolver. Sa live ng revealers, pinakit na pinakit nila eh. May record noon, baka may upload sa revealers. Pakinggan nyo kung paano magbura yung bata. May magpapile lang kaso sa mga yan. Kawawa naman tong bata to. Kabata-bata, makukulong. Ako, tutuluyan pala ako, Edel. Tutuluyan ba yan? Total, yan yung buo niyang pangalan, eh, oh. Jared Almazora. Inuuna kasi yung yabang, eh. Nakapanood lang ng mga videos ni Bes, kala niya, sugo na rin siya. Plano niya rin ano maging worker kaya ganun siya magsalita. Oo. Pero aminin natin, meron siyang konting nalalaman sa mga talata kasi sumisitas eh. Alam niya yung mga pati yung timbre nung salita niya. Kuhang-kuha niya yung kay Bes. Talagang kuhang-kuha niya yung kay Soriano. Eh yun nga lang pati yung mura nakuha niya. Eh sabi sa baba oh, nagpanggap pang born again kila Nash para pagtakpan yung relihiyon niya. Sa amin nung una, nagpanggap siyang SDA. O, SDA siya. Pero nung nalaman na, ah, kasi madali namin malaman kung ang stand mo pang MCGI eh. Ah. Kaya na-check namin agad eh, ay hindi to ano, hindi to SDA. Ba't kaya ganun? Nangangaral siya ng salita ng juice eh, tapos sinungaling, nagpapanggap. Hindi kasi ano eh, hindi rin kataka-taka. Kasi syempre, yun ang tiningala niya eh. Yun ang nakita niyang akala niya tama. Apo.
Bumalik lang kasi yan sa MCGI. Lumaban yan eh kay Kuya Daniel, yung leader nila ngayon. Ano yun, kinukutya niya yun, yung mga good works na paimbabaw daw. Ano lumaban na to? Kila, lumaban yan. Tapos nakitropa kila Totoy, babalik na lang daw siya sa MCGI. Anong klase ba? Iwanagan siguro nila Totoy. After niyang ano, e-recorded kasi yung mga yun. Hindi siya, ano, kumbaga, ang style niya pang Soriano, eh kaya lang sa pamumuno ngayon ni KDR, hindi ganun kagaya sa kanya. Diba? Kaya siguro siya tutun. Apo. Ano yan, tutuluyan yan, Brox, kasi na ano, yung mga kasama niya. Talaga? Mm, 2 years ang, 2 years naman kasi ang prescription ng cyber libel eh. Kaya no need to rush naman yan. So dapat within 2 years ma-file mo siya. Ayan. Maganda yan, masampulan. Kasi ano yan eh, sobrang ano ng boses. Dila, talagang bastos. Hindi, mas matindi pa yan noona. Nung nasa Facebook pa yan mga yan, grabe. Ang daming mga nilalabas, mga dinadamay, naglalabas pa ng mga pictures. Eh, mga libelous talaga yung sinasabi. Eh, may nadali silang isa, kaya, ayun, tuloy. Kaya nag-slow down yan. Facebook ka ito. Kaya nag-slow down yan. Nag-slow down yan sa Facebook. Kaya nag-slow down yan kasi natakot yan. Medyo na trauma yan, panahingi na sorry yan, Broly, di ba? Saan? Oo. Mukhang laking Facebook nga ito kasi nung naghamon siya sa Revealers, gusto niya kami papuntahin sa podcast niya sa Facebook daw. Sabi niya, ba't kami po, sabi ko, ba't kami pupunta sa iyo? Eh, ikaw yung naghamon dito. Papupuntahin mo kami sa podcast mo sa Facebook. May podcast daw siya eh. Opo, bumalik ginagaya niya kami. Bumalik ba yan sa ano, MCGI? Parang hindi na kan. Sabi niya, sabi rin nila Totoy, bumalik na. Parang bumalik kasi nung nakaraan, bro. Nandun siya sa live nila, Ilipin. Nasa live siya ng mga MCGI. At sumasagot, siya yung pinasasagot sa mga tanong. Hindi, ang alam ko kasi nakaraan nung pumasok siya dun sa live, nandun ako kagabi. Nung nakaraan pala, sabi, magpasok niya, sabi ni Trotsky, kagabi. Sabi ni Trotsky sa kanya, Jared, magla-live daw sila ulit sa Facebook. Ang bilin sa kanya ni Trotsky, o Jared, basta wala mo nang tirahan kay kuya, ano mo na tayo, tulungan mo na natin Ika si kuya. Sabi ni Trotsky, kaya tingin ko hindi bumalik eh, parang inano lang, meron lang, nakikiusap lang na wag mo na rotirahin si kuya, tulungan lang muna Ika. si Trotsky ba ay hanggang ngayon ay worker sa MCGI? Hindi worker. Wala na. Lahat yata nag-work. Si Aldrin hanggang ngayon hindi pa rin bautisado sa MCGI. Sino po? Aldrin Ramos? Hindi ba bautisado yun? Siya nagsabi, hindi raw siya ano eh. Pero ang pinaglalaban niya, yung MCGI. Hindi, alam ko, MCGI yun. Alam ko, kahanap yung mga, baka sinasabi niya, hindi raw. Siguro, kasi pag nag-ahamon siya ng debate, sinasabi niya, hindi siya MCGI, hindi daw siya bautisado, pero ang ipagtatanggol niya, MCGI. Sabi lang niya, pero hindi yun. Sila naman na yun, nag-aaway-aaway din dun eh. Hanggang ngayon, pinagtatalunan nila yung ano, yung sa espiritu.
pinatay sa laman, binuway sa espiritu. Merong isang panig, ang panig nila Wei Kayanan. Hindi raw pwedeng mamatay ang espiritu. Ang panig naman nila Ilipin, nila fight, nila defender ni Climaco, namatay ang espiritu. Ngayon, parehas silang may napakinggan. Sa panig nila Wei, may napakinggan din daw silang sinabi ni Soriano na hindi maaaring mamatay ang espiritu. Ito naman sa panig nila Climaco, nila Ilipin, may napakinggan din daw sila sinabi ni Soriano na namatay ang espiritu. Yun ang pinagtatalunan nila. Maaaring parehas lang din sila sa ano, parehas din din silang tama, pero kasi minsan depende sa konteksto kung paano yung sinabi ni Brad Eli. So, depende sa sitwasyon kung ano yung konteksto nung sinabi niya na pwedeng patayin yung espiritu. Diba, pag ganyang may pagtatalo, hindi ba nila pwedeng iugnay yan dun sa mga ngarol sa kanila para bigyang linaw sila kung ano ba talaga stand ng MCGI tungkol dun sa bagay na yun? Pwede naman nilang itanong yan. Ang problema kasi sa kanila, di naman sila kasi yung mga ano, lahat mo kasi dapat na mangaral dyan or magsalita, no? Kasi pinagbabawal yun sa MCGI. Hindi sila authorized. Hindi katulad nyo sa ano, ay INC ka ba? NC ako. Oh, hindi katulad sa INC, allowed kayo, di ba? Makipag-ganyan. Pero sa MCGI kasi ngayon, bawal na yan. So, I don't know. Hindi, yung revealers, unofficial din yun eh. Nakasulat na. Unofficial yung revealers, pero pag halimbawa merong hindi nauunawaan, pwede namin itanong yun. Pwede namin iugnay ano ba ang talagang stand sa ganito. Hindi nila pwede tanong yan kasi mabubuko sila. Baka mabuking sila kung tanongin nila. Sa INC, although unofficial, hindi yata ganong maigpit. Kasi sa MCGI talagang bawal yan. Yun na nga, ganun nga. Ano rin naman, mahigpit, nga lang, hanggang wala kaming sinasabing masama o doctrinal error, ay siguro kaya namamalagi yung revealers. Pero aware yung mga ministro dyan na merong the revealers, ganun? Hindi kami sure eh. Hindi kami ganun ka, ano. Basta kung nanonood man sila o hindi, baka hindi lang sila nagsasalita. Ewan ko. Hindi ko tiya. Pero what if mo, liba malaman yun, sitahin kayo ganun? Pagka talagang meron ng lumabas na, no, sinita kami, eh, papasakop kami, titigil namin. Pero matagal na ang revealers, eh, nag-ano na nga kami, nag-anniversary na kami. Parang ganun din pala ako yun. Pero walang, ano, walang official na sanasabi na bawal, di ba? Sa inyo, no? Yun. Obviously, I mean, open yun. Ang problema sa MCGI, meron kasing official na bawal makipag-taltalan ng ganyan. Yun talaga yun sa kanila. Yun talaga official na bawal. Kasi kami ang pinangahawakan namin sa reviews. Ang isa sa pinangahawakan namin. Yung nasa Pedro 3:16, maging handa lagi sa pagsagot. Eh, ang ina-address ni Pedro yon, ni Apostol Pedro, sa lahat ng mga kaanib sa iglesia. May naikayat din sila, si Totoy Bingo, naikayat na si Dagger, Mr. Dagger. Notice mo na raw niya today. Narinig ko. Na? Nahikayat nila Totoy, si Mr. Dagger. Notice mo na yata niya today. Anong religion ni Dagger?
Eh, hindi ko alam yung dati niyang religion, pero nahikayat siya. Baka MCGI. Ano, baka dati nang talagang nag-aano yun sa MCGI. Malamang yun, dati na yun nakikinig. Dati na yun nakikinig. Hi, sir. Tagal na nakikinig yun kay Best, for sure. Nasar nga ako, Brocoli, si ano, papabautismo na bukas. Sabi ko, pakialam ko sa inyo. Pabautismo ka. Tuwa siya dun sa isa eh, samantalang mas marami ang ano lumaya sa MCGI dahil kapapanood sa Brocoli TV, Brox. Sabi ko, i-ready mo na lang yung sarili mo, kakapanood ng batibo. Natuwahan ka pa dyan. Correct. Naka-live sila ngayon eh, nakita ko. Si Totoy naka-live. Totoy? Okay. Actually, dyan sa live nila, gusto namin makipag-usap ng maayos. Lalo sa live ni Way. Si Way kasi madalas nagla-live eh. Kaya lang, once na nalamang iglesia kami, pinag-aano na kami, pinagmumura, binababa, tapos magsasalita sila na magsasalita ng malaya sa taas, paliba sa live nila. Kaya nadala kami, kaya nangyayari, nagpapasok kami ng ibang account kasi binablock kami. Tapos ang gagawin na lang namin para makapagtanong kami, hindi kami magpapakilalang INC. Sinasabi niya from D4267. Oh, ito, nakikinig si Mer. Mukhang ano to eh, number one pa ni Totoy Vivo si Mary Jane eh. Active yan si Jane, lagi na sa TikTok tsaka sa Brocoli TV. Hindi naman nagsasalita. Nasalita siya, kaya lang sa ano, dalawa yung pinapakinggan niyang live eh. Dito, sabi ko nga kay Brocoli, nagpapakit siya dito sa isang live. Doon siya nagsasalita. Ganun ba? Oo. MCGI yan, si ano, di ba? Mary Jane. Oo, alam ko. MCGI ka ba, Jane? Nag-exit, nag-exit na. Hindi mo siya sumasagot. Kahit kausapin mo siya. Napakit lang. Jane! Tinatanong ka eh, hindi ka sumasagot. Nag-aayos lang ng bangs yan eh. May nagtanong tuloy kung may passport ka na ba. Dadali na ba? Dadali na sa abroad? MCGI yata siya eh. Ayaw naman niya magkwento eh. MCGI ka ba dati? Tingin ko hindi niya naririnig tong live na to eh. Mahina itong live na ito. Doon siya sa isang live na kaano. Ito, Toy. Oo. Pati tingnan mo yung tawa niya. Iba sa ano. Parang doon siya sa kabilang live na tatawa. Dito hindi. Iba pala yung ano. Wala tayong pataltalan, Brocoli eh. Oo nga eh. Hindi kasi ako makapasok ng Totoy. May limit, may access ano, limit yung ano ko, account. Hindi ko alam bakit. Kagabi, pumasok ako dun eh. Tulong-tulong sila sa akin. Nasa tungkol sa halal. Oo. Ang dami namin pinag-usapan eh, about sa pagyaman ng pastor. Pero na-focus dun sa halal yung huli. Wala, di nila kaya talagang ano yun, ibaliin yung ano natin, stand natin ng blocks. Ano ba ang stand niya doon sa halal? Mali, interpretation niya, no, di Bes? Dun sa halal. Nabawal daw kainin kasi ha, o, ano daw, hain daw sa Diyos-Diyosan.
o inihandog daw ng mga Muslim sa Diyos nila. Oo, mali yung ano nila doon, yung interpretation sa halal. Ewan ko, sana pulot ni Surian yung ganun. Oh, even yung references na ginagamit dyan doon sa ano, no, pinalash din namin kagabi yun doon sa TikTok nga nila. Wala nakalagay doon na offering, yung ginagamit niya sa doctrine at saka sa expo. Wala nakalagay na offering doon. So, in-interpret lang ni Best na every time na babanggitin ng mga Muslim yung Bismillah Allahu Akbar bago ka tayong isang hayop, eh ano na raw yun, paghahandog na raw yun o pag-aalay. Eh, walang nakalagay doon sa reference na ginamit niya na gano'n ang kahulugan eh. Ang sinasabi lang, banggitin. But it doesn't follow, eh, ino-offer na or inaalay na. Yeah. At kinonfirm din niya ng mga ano, halal certifier, yung mga in-interview namin nila Broccoli doon sa podcast. Galing yung presidente ng One Global Halal tsaka IDCP. Sinasabi nila, hindi nga daw yan alay. At wala silang doktrina ng gano'n na yung halal ay pagkaalay. Oh, tama naman yun. Kahit ang mga Islam eh, sila, kahit ang mga Muslim eh, sinasabi nila yun. Ang yung ukol nga dyan sa binabanggit mo tungkol sa halal. At ang katunayan nga doon no, na hindi nila inalay yun, in-offer sa Diyos nila. Eh sila nga mismo kinakain nila eh. Sila kakain eh. Paano naging offering yun? Eh sila nga mismo kumain, di ba? Oo, pwede ba namang yung offering nila kakainin nila? Oo, di ba? Malabo naman. Yung isang bagay no, in-offer mo o binigay mo, hindi ibig sabihin... Ikaw rin pala. Ikaw rin pala kakain. Na, binigay mo pa. I don't know no, kung meron ba sa lumang tipan na yung mga Israelita nag-offer or nag-offering sa Diyos. Wala, walang ganun. Na sila na kinain sila, din nila. Tapos kinain din nila. Oh, parang kaya wala, nga ano, yung ano, dugo diba? Eh, diba? Yung dugo na iniaalay nila. Pinagbawal kainin. Isang dahilan. Dahil nga, bukod sa buhay, yun din ang ipinangaalay nila bilang pantubos sa kanilang buhay. Broccoli, anything you want to describe today? Masakit sa mata. Pwede ka bang patayin camera niya? Ayan, pwede pala. Sorry, Mary Jane, ha? Oo. Pinatay ko muna. May nahahalayan eh. May nai-inlove sa kanya eh. Nai-inlove. Ah. Minafo-fall, minafo-fall. Nagpapakita ng ano kasi ng piso net eh. Yung bangs, ano, nakaka-ilab yung bangs na. Bang sa dimples. Hindi makapag-focus si Macario sa ano eh. Sa topic eh. Tapos nag-ibig ka kayo. Pag kaya dahil pag narinig mo ba yung Siegfried, sino ang naalala mong Siegfried? Siegfried? Si Brad Sieg. Yung sa nga, ano? Sa'yo sa ano? MLM? Oo nga, yun nga, yun nga. Sa'yo, parang pamilyar sa akin to. Hindi ko lang maano ko saan Siegfried. Ay ko, inya, inya. Oo, tama. Hindi ano yan, nanood kasi ako nung palabas na Leaf. Ewan ko kung napanood yan yung palabas na Leaf. Hindi kasi si ano, dati sa MCZ, ayo sa networking. Parang kada panahon, kung sino ang pinoffer sa kuya, kuya ang prominente na networking. Maingay. Ang ina ng audio mo. Parang open. Saka maingay. May ano ba? Mute ka kuya din. Sige, sige. Wait. Ayan, ito narinig na ako. Si kuya Adel pala maingay. Ayan, narinig na ako. Ayan pala, sorry. Dahil kinakwento ko yung kada panahon merong ano, may prominente na
MLM sa MCGI, depende kung sino ang may magandang offer sa kuya, ano? Nauna na dyan, naalala niyo ba yung Legacy? Oo. For life. For life. Ayan, Legacy, yan yung mga una-una. Tapos sumunod ata dyan ang DXN. Hindi ako nagkakamali. Tapos after ng DXN, pumasok na yung Dynafarm. Ito medyo modern na to, bro. Kali, naabutan mo na to. Dynafarm. Tapos Power Plus. Tapos after niya, Power Plus, yun sana. Dyan na pumasok si Siegfried. Si Captain Siegfried. Mahilig sa networking yung mga yan. Wala na rin sa Inglesia yun. Diba, after one week eh, mapapalitan naman na uli yung pangalan. After, tawag dito, after networking, si Kuya na, ano, diba, Ruby, director ng USANA, tsaka si Ate Arlene. Oo. After nyan, mga, ano naman, insurance naman yung mga binibenta ng mga yan. Kaya totoo yung sinabi ni, ano, chairman, no? Captive market. Captive market namin kayo. Kompletuhin mo kasi. captive market namin kayo, sabi ni chairman sa mga ano, sa mga officers. Pera-pera talaga yung MCG. Pero Kuya Adel, may nabanggit si Totoy Bibo. Hindi mo raw alam, pwede na raw silang kumain sa Jollibee? Oo nga, yun nga yung sinabi niya nakaraan. Eh, siya lang may sabi, no? Pero yung iba, yung ba tinanong ko dun sa platform nila, hindi pa rin daw. Hindi pa rin. Siya lang, may sabi. Yeah. Kalabas lang namin yung mga magulang ko nung nakaraang hindi aya ko sa Jollibee ayaw. Ay, kapatid pa yung parents mo? Oo, oh, saka yung kapatid ko. Pucha. Napapaligiran ka pala ng ano, fanatics. Oo, oh, ang nanay ko, Jaconesa. Ay, pucha, ang bigat. Kapatid ko. Buti hindi ka Gina Judge, no? Na, kasi spaghetti monster ka na, di ba? Ginadjudge ako, grabe. Balis na ang flyer ako. Ginadjudge ako sa'yo. Yung mga, ano ko, mga grabe ko, nawawala. Pagka may kinalaman sa Spaghetti Monster. hindi ako nagmangyay. Inattempt ko lang magmangyay. Pero hindi ako nagmangyay. Alalay po siya ni King Cortez. Isang kabuhat ng boots. Nangingay dyan kaya din. Naputol ako, di ko narinig yung sakit ni Makari. Sorry. Alin dad? Yung kapatid ka, yung mga magulang. Hindi, buti hindi ka na-judge na ano ka. Na spaghetti monster ka na. Paano umpisa? Pero wala rin na they will let go of it. Wala sila magagawa. Hindi kaya ng ano. Naibalik ako. I see. Buti hindi ka tinakwil, di ba? Or ano? Pero hindi naman yung namaya kasi yung, technically, hindi naman ako breadwinner pero ako yung malaki yung kita sa bahay. Yung time. Kumikita ng malaki. Ako yung nagbabayad halos lahat ng expenses mo nun yun. Pero yung kaya pala ito. It's about sabi niya yun, no? Galing ako ng study. Galing ako ng isang psychology bro. Kasi diba? Ano alam mo galing ako ng nasalit ng karakter. Isa dun sa napag-usapan na ang isang tao daw ay ang isang pag galing ka sa kulto, malaking factor talaga yung economic stability. So hindi laging ano yayain natin silang lumabas or laging sabihin natin sila lumaya sila sa kulto. Hindi ganoon. Medyo nagkaroon din ako ng realization doon na
importante pa din yung economic stability. Eh, ang problema sa MCGI, lulumpuhin ka. Oo. Kaya hindi ka makakalayas at makakalayas sa ganda-ganda. Tama. Correct, correct. Pag-ala ka talaga ng mga. Ganun talaga. Well, yun din naman yung ano eh, yung ipinapakita ng ibang mga exiter, di ba? Sa atin na ito, lumabas kami pat ano, naging successful naman kami, di ba? Since nung lumabas kami, so stable yung ano namin. Financially stable yung marami sa amin, di ba? So, kumusta ka naman? Nasa kulto, ilang taong ka na, di ba? Mga ganun. Pero ano, kung tayo, we encourage them to do it, pero we have to encourage them to get out of that fault properly, yung hindi siya magiging pabigat din sa society. So kailangan talaga mag-focus sa sarili niya. Pwede naman yun, hindi ka naman papalayasin sa MCJ pag hindi ka nag-abula or nag-share sa mga ano project. Hindi mo po silang pansinin. Diba? Pag may concert yung wish. Correct. Oh. Actually, ganun din yung ina-advise din namin sa iba na okay naman kahit hindi ka umalis dyan, okay lang. Pero yung huwag ka nalang tumulong sa mga pa-target dyan at mga extra tulungan. Yun, malaking ano na yun. Malaking accomplishment na sa part namin yun. Diba? And yet, malaking tulong din sa part mo, di ba? Nakapilalang po ba kayo ng kailangan na hindi walang kabadro ka doon. Hindi pa nga eh. Hindi ka pang natitiwa. Gusto ko nga matiwalag eh. Hindi nga dali nakakatumpaan natin ng mga meeting ng mga KNTs. Madalo-dalo pa ako eh. Pasalit-salit. Sabi ni Aya, napapansin daw niya maraming mukhang matatanda sa MCJ, lola po talaga. Oo, actually ang tingin ko bro, Oli, parang yung MCJ, yung lifestyle ng MCJ is parang pang matanda, no? Matanda. Pang 50s, 60s, gano'n, no? Di ba? Ha. Kasi no bearing na sa kanila yung pananamit eh. Yung kalda, buhok, pag-aayos kahit na hindi naka-makeup. No bearing na yun eh, sa mga patatanda na. Pero kung ikaw nasa mga teenager pa, no? Nasa peak ka pa ng karir mo, struggle talaga, no? Struggling yung ganong ano, ganong aral. Bawal mag-gupit, mag-makeup, magsuot ng medyo ano, di ba? Yung hindi MCGI attire. Kasi yung si MCGI atras sa babae, talagang magmumukha kang losyang, eh, no? Oo. Lalo na nung mga... Ano? Tik-tik ka daw. Oo, tik-tik ako. Proud tik-tik here. Proud lobo din. Si Josue nga, di ba, nagsugo ng tik-tik, di ba, Broly, no? Dalawa pa. Ay, hindi ko alam, man. Oo. Oo, nagsugo siya ng, ano, ng spy. Pero ba't tik-tik ka ngayon? Tik-tik ka kasi para sa sarili mo? Hindi, actually, naglilibang lang kami ni Kuya Del eh. Bored kasi kami. Ako, ibabalik na sa akin yan o. Pangalan mo lang. Sige pa. Sige. Hey bro. Busy-busy din to si ano, ano? Si Max. Oo, leader yan ng isang, ano, established religion. Basta pa rin. At sundin ng mga tao. Basa ulit tayo ng simple. Oh.
dahil ano ba yan, Mary Jane? Magsiyaw nga kayo at gawin ninyo. O sige, siguro ano, mag-end muna ako, guys. Lumipat kayo kay Totoy Bubo. Sige, sige, bro. Okay, bye guys.